at papasala ng emission at saka inspection. So walang problema. Yung konting ang work to do dahil hindi ko masyadong nililinis, mukhang marami, hindi ko nililinis, wala akong time. Kaya ko bebenta. Mura na yan sa 2.8. Negotiable ba? Tingnan natin kung magkano tama, hindi niya alam. Kahit magkano niya tawaran to, pangako ko sarili ko, pag may lumapit at tumawad, kahit magkano tayo niya ibibigay ko, kahit tumawad ng 2 dolyar. Nandito, Sabado ngayon, walang pasok. Nandito ako sa aking garahe. Papalitan ko ng gulong o brake pala yung Murano ngayon. Napalitan ko na yung sa kanan kanina. Ito, nag-charge itong phone ko kaya di ko nakuran. Ngayon, dahil nandun yung araw, ibinaliktad ko yung sasakyan na yun. Nandito sa kanan ang silong, ang lilim. So doon ako ngayon gagawa sa lilim. Ay nako. Ewan ko, sobra akong pawisin. Konting kibit lang. Pinagpapawisan ako ng sobra. Ito. Yung kabilang side, sobrang kapal pa, hindi pa dapat palitan, pero pinalitan ko na para magpantay sila. Dito naman sobrang putput. So yung gumawa noon nito, hindi niya nilagay lahat na bago. Nilagyan lang niya yun. Itong dito hindi niya pinalitan, kaya ito na putput. Kasi bago pa yung doon, makapal pa eh. Pero para mag-balance sila, pinalitan ko na rin. Ay, ito, putput na putput ito. Pero yung doon, makapal pa. Kaya mahirap. Kumisang kahit Amerika to, yung mga mekaniko, mahirap makapag magtiwala. Kala matuto kong gumawa din eh. Yung change oil, simple lang yun. O dinadaya pa. Saan babayaran mo yung synthetic? Saan lalagyan nila? Hindi naman synthetic, kas kulang pa. Hindi naman nila tinatama para mag-low oil ka. Agad mag-low oil ka. Ay nako, hirap. Gusto ko lang magpawis. Kaya ako na yung gumagawa, gusto kong magpawis. Ito, putput na putput, oh. Mantalang yung kabila, sobrang kapal pa. So, may hindi nila pinalitan lahat. Tumatama na sa bakal, kaya ang ingay, oh. Ingay, tingnan nyo. Pit-pit na. Nasaan ba ang camera ito? Sobrang tumama na sa bakal niya, kaya maingay. Oh, tingnan nyo yung sa kabila. Ang kakapal pa. Oh. Halos, oh, ang kakapal ng pad niya. Halos pareho lang ang kapal ng bago. Ito yung analis ko sa kabila eh.
Pag kumparahin nyo, ito pitpit na yung bakal niya, yan gasgas, oh, nakikita nyo. Ito ang kapal-kapal to. Oh, sa kabila yan, pareho lang ng bago. Oh, magkasing kapal lang sila ng bago. Oh. Oh, break na lang, dinadaya pa. Kaya maganda na rin ako gumawa. Pag ako yung nagbabalit ng preno, pinipress ko na lang. Kasi pag binuksan mo yung tornilyo para ma-press mo, ibibleed mo pa. Pagkatasaya ko, hindi na nagbibleed. Pinagtatsagaan ko na lang yung press. So ngayon, hindi tapos. Ganyan kadali, tapos na. Po, testingin natin. Ganyan lang kabilis magpalit ng brake preno. So testingin natin ngayon. Medyo nilalagyan ko muna ng hangin yung siyempre kahit pa paano merong lumabas pumasok na hangin kaya bombahin mo yung brake. Pero hindi na kailangan i-bleed kasi pinpress ko lang, hindi ko binuksan yung bleeding kanya hose. So tingnan natin kung wala na yung maingay. Wala na, sarap o, oh. Last ng preno. Nagtanong kung magkano ko raw binibenta. Sabi ko, sabihin ko muna yung problema niya bago masigurado. Kasi pag binili mo na yan, hindi ka pwede magpabalik-balik dito at reklamo mo. So sinabi ko yung problema, wala siya remote control. Magagamit mo yung mga susi pero wala ka remote control. Pero mayroon siyang alarm, automatic siya, all power siya. Yung nga lang, remote lang, wala. Yung brake niya sa likod, nagpapalit. Ayun, pinapalitan ko na, so wala ka ng problema doon. Ngayon, kakuluma na to, 2005. Pero malinis. Ang makina, walang problema. Malakas ang aircon, four-wheel drive, umaandar ang sunroof. Sa sunroof niya, umaandar, automatic yan, ngayon ang push button. Ano pa, may CD, may tape, at napapasa lang ng emission at saka inspection. So walang problema. Yung konting ang work to do dahil hindi ko masyadong nililinis, mukhang marami, hindi ko nililinis, wala akong time, kaya ko bebenta. Mura na yan sa 2.8. Negotiable ba? Tingnan natin kung magkano tama. Hindi niya alam kahit magkano niya tawaran to. Pangako ko sarili ko, pag may lumapit at tumawad, kahit magkano tayo niya bibigay ko, kahit tumawad ng 2 dolyar. Basta kung magkano tayo niya, hindi niya alam. Kaya alam, blapan, siyempre. Mas maganda kung bili niya sa 2.8 o tumawad siyang 2.5 o actually 1,000 bibigay ko na. Eh, hirap kami dito sa parking eh. Itong driveway ko, tatlo yung napaparkingan. Pero minsan natuwa ko dahil lumampas daw ako sa guhit. So para sigurado, 2 na lang ipapark ko. Ngayon ang parkingan sa kalye, maglalakad ka pa, okay lang exercise. Ngayon, i-test drive natin. Oh, lakas ng preno. Ayos. Very good. Lang yung elongated, yung pahaba na malaki. Yung muna master bedroom ang papalata ko sa amin. Mahirap umupo. Tapos lagyan ko ng bidet. Yung bidet, yung tindutin mo, hugasan ng bidet. Okay, mga kada junior, siguro kakain muna kami. Isama ko si Mrs. pagbili ng toilet para makakain sa labas.
Bilis kong hingalin.